Sumiklab na naman ang kaguluhan doon sa bansang Israel nung maglunsad ang kanilang kalaban ng pag-atake sa mismong bahay ng Prime Minister mismo ng Israel. Magandang oras sa inyo mga sangkay. Ako ulit na nagbabalik, Sangkay Zanzan, dito sa ating channel kung saan gumagawa po tayo ng mga content na kapupulutan po ng kaalaman at aral. Huwag niyo pong kalilimutan na i-subscribe ang ating YouTube channel, i-click ang bell at i-click niyo po yung all. At sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow niyo po yung ating Facebook page. Today mga sangkay, pag-uusapan po natin itong malaking usapin tungkol po sa digmaan doon po sa bansang Israel. Dahil nga po, nagsagawa na naman po ng isang matinding pag-atake ang isa sa mga kalaban ng bansang Israel kung saan tinarget pa mismo ang bahay ng Prime Minister ng mga Hudyo. Ang tanong dito mga sangkay, nasa kote ba ang isang Prime Minister? Halos hindi na pumaawat mga sangkay itong kaguluhan na nagaganap sa ating planeta. Ang pagsiklab ng mga digmaang ito mga sangkay ay kusang nangyayari dahil ito po ay nakapropesiya sa Biblia. Talagang ang Biblia ang nagtuturo mga sangkay sa kung ano po ang kalagayan ng ating mundo ngayon. Ang salita ng Diyos o banal na aklat, ang Biblia ang siyang guide ng sangkatauhan kung ano po ang dapat paghandaan ng tao sa magiging kinabukasan. Isa sa kaguluhan ngayon na nagaganap sa ating mundo ay itong mga sigalot na mga bansa. Nangyayari po itong mga digmaan ngayon sa iba't ibang panig ng ating mundo. Kagaya po ng nagaganap ngayon dun sa Ukraine laban po sa Russia, na ayon nga po sa balita, lumalala po ang tensyon at itong presidente ng Russia ay nagbanta na po ng pagpapalipad ng kanilang pambihirang weapon. Walang iba kundi ito pong nuclear. Nagpadala na rin po ang North Korea ng napakaraming mga kasundaluhan daw doon po sa bansang Russia, na ngayon ay naaalarma ang Western countries. Bakit daw po ito ginagawa ng North Korea? Lumalala na po ng lumalala ang tensyon. At kung hindi po mga sangkay matitigil ito, baka umabot sa punto na ang puwersa naman ng NATO ang pumuntang Ukraine upang harapin po itong bansang Russia. Maliban sa mga nagaganap doon mga sangkay, may nagaganap din po dito sa Asia. Ang usap-usapang digmaan mga sangkay sa Middle East na pwedeng humantong sa ikatlong digmaang pandaigdigan. Ang tinagurian sa Biblia na bayan ng Diyos ay nahaharap na naman po sa isang sigalot, isang matinding laban mga sangkay. Nakaraan lamang ay napatumba ng puwersang militar ng Israel ang pinuno mga sangkay ng kanilang kalabang Hamas, na dahilan kung bakit nalugmok ang grupong ito. At ngayon mga sangkay, nagdeklara na nga po itong Prime Minister ng Israel na matatapos po ang kanilang laban kung magbababa na ng armas ang grupong ito. Subalit mga sangkay, nagpapatuloy pa rin po ang sigalot na ito magpahanggang ngayon. Kahit pa po mga sangkay, dihado na ang Hamas. Ngayon na naman mga sangkay ay nagsagawa po ng isang matinding pag-atake itong isa sa mga kalaban ng Israel na pinupunduhan po ng bansang Iran. Walang iba kundi ang Hezbollah ng Lebanon. Ang Hezbollah mga sangkay ay naitatag o naisilang ang grupong ito noong 1982 in response sa Israeli invasion di umano doon po sa Lebanon. Ito po yung kanilang naging rason mga sangkay upang buuhin ang grupong ito. At hanggang ngayon mga sangkay ay nagpapatuloy na lumalawak ang Hezbollah sa tulong po ng Iran. Nagsagawa po ng isang matinding pag-atake itong Hezbollah laban po sa Israel matapos po ang ginawa ng Israeli Defense Force sa top official ng Hamas mga sangkay na pagpapabagsak. Ayon po sa report, itong Hezbollah ay nangako na palalawakin at patitindihin pa ang digmaang ito mga sangkay. Talagang hindi po magtatapos pala ng ganung kabilis ang mga sigalot na ito. Ang Hezbollah mga sangkay ay isa lamang po sa napakaraming mga kalaban ng Israel sa Middle East. Isa lamang po ang grupong ito sa napakarami na kumakalaman sa bansang Israel. Nito lamang mga sangkay bilang isang paghihiganti di umano, nagpalipad po itong Hezbollah ng isa sa mga matitindi nilang weapon. Ito po ay ang drone attack na isinagawa mga sangkay papunta po sa Israel. At bigla pong inatake ang bahay mismo mga sangkay ng Prime Minister. Ayon po sa report mga sangkay, mabuti na lamang daw at wala doon ang Prime Minister maging ang kanyang asawa. Wala po sinigawa
Netanyahu sa kanyang mansyon. Siya po ay busy sa mga gawain sa kanilang pamahalaan. Kung kaya't mga sangkay bigo ito Hezbollah na masakote ang pinuno ng Israel. Ayon po mga sangkay sa International Report, hindi nakadiretso ang pagtama ng pag-atake ng Hezbollah dahil sa mga matitinding mga pangdepensa ng Israel, kagaya po ng Iron Dome. Hindi nakatama mga sangkay sa tahanan ng Prime Minister dahil nasa luka agad ito ng mga pangdepensa ng bansang Israel. Dahil nga po sa tindi ng kanilang kagamitang pandigma, mga sangkay, hindi na rin po ito nakapagtataka na kahit po ang mga dekalibreng mga pandigma ng kanilang mga kalaban ay hindi po tumatama man lang, mga sangkay, sa lupa ng Israel. Nakaligtas po ang Prime Minister ng mga Hudyo at wala na naman pong nagawa ang kanilang mga kalaban. Ang nangyayaring digmaan, mga sangkay, dyan sa Israel ay nagpapatuloy simula po nung naitatag muli ang bayan ng Diyos na Israel sa kanilang lupain. Subalit kung pag-aaralan po natin ang Biblia, mga sangkay, noon pa man, itong mga Israelita ay nakikipaglaban na po sa mga kalaban nilang nakapaligid. Isa sa mga naging hari noon ng Israel ay walang iba kundi itong si King Saul, na kung saan mga sangkay marami din po mga digmaan ang naganap. Sumunod po si King David, ang tinaguriang a man after God's own heart, isang hari na mandirigma pero malapit po sa puso ng ating Panginoon. Sa panahon niya, mga sangkay, na itala ang mga matitinding digmaan sa bansang ito, na kung saan marami pong mga grupo ang tinalo nila. Hanggang sa dumating po si King Solomon. Sa panahon lamang po ni King Solomon, nagkaroon ng panandaliang kapayapaan dahil po sa wisdom na binigay sa kanya ng ating Panginoon. Nasakop niya ang maraming mga bansa at maraming mga kaharian gamit po ang kanyang katalinuhang ibinigay sa kanya ng ating Panginoon. Subalit nasira lamang po ito nung dinala na po siya ng kanyang napakaraming mga asawa sa pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Sa pagdaan ng panahon, mga sangkay, ang Israel ay nasadlak sa isang matinding pagkakasala na dahilan kung bakit po maraming beses nasakop ang Israel. Iba't ibang imperyo, mga sangkay, ang humawak sa kanila, nagbabago lamang sa paglipas ng panahon. At hanggang ngayon, mga sangkay, nagpapatuloy po ang pakikipagdigma nila. Isa sa matunog, mga sangkay, na kasaysayan sa ating mundo ay nung muntikan po silang ubusin ni Hitler. Muntikan pong ubusin, mga sangkay, ang lahing ito ng isang diktador na si Hitler. Subalit hindi pa rin po siya nagtagumpay. Dahil kahit po nagkasala ang Israel at sila po ang nagpapako sa krus kay Jesus Christ, nagpapatuloy pa rin po ang grasya ng Panginoon sa bayang ito. Dahil nangako po ang ating Panginoong Diyos sa kanilang mga ninuno, kagaya po ni Abraham, Isaac at Jacob, na iingatan niya ang bayang ito. Subalit mga sangkay, hindi pa rin po matatapos ang mga digmaang ito dyan sa Middle East laban po sa Israel hanggat hindi po bumabalik ang Messiah na si Jesus Christ papunta sa kanyang bayang Israel. Hindi matitigil ang mga sigalot at paulit-ulit lamang mga sangkay na mangyayari ang malalaking digmaan dyan sa Middle East laban po sa Israel. Ito po ang hinihintay natin ngayon mga sangkay na nakasulat sa Biblia kung kailan po babalik ang ating Panginoong Jesus sa kanyang bayan. Subalit bago maganap yan mga sangkay, magkakaroon po muna mga sangkay ng pagdagit sa maraming mga Kristiyano kung tawagin ay rapture. Sa panahong ito mga sangkay, kukunin ng Panginoon ang mga matatapat na naglingkod sa kanya sa ilalim po ng church age. Pagkatapos na ito mga sangkay, saka po siya babalik sa kanyang bayang Israel. Kung kaya't mga sangkay, huwag po tayong magtataka kung papaano nangyayari ito mga digmaan ngayon at bakit marami pong nakakalaban itong bansang Israel. Bahagi lamang po ito mga sangkay ng kapirasong propesya na nakasulat po sa Biblia. Kailangan po itong maganap bago po ang pagdating ng ating Panginoon sa kanyang bayan. Maraming salamat po sa inyong panonood. Ano po ang inyong opinion sa ating napag-usapan ngayon? Huwag niyo pong kalilimutan na isubscribe ang ating YouTube channel.